probinsya ng Bulacan ay kilala sa kanilang kaluyapan, tulad ng kasaysayan, kain, maging magsigil. Ngunit ngayong araw ay tatalakayin natin at bibigyan ng balaga ang sinigil ng buwan. Ano pa hinihintay natin? Tara! Si Ernesto Aris Bagdas Jr. o tinatawag na The Genius of the Generation ay ipinanganak mula sa Obando, Bulacan. Hindi lang siya naging kilala sa kanyang mahusay na talento, ngunit marami rin siyang nagabayan na pintor sa pagiging matagumpay. Tamang-tama sa kanyang apelido na Bagdas na nanguhulugang Walk the Path, sapagkat inalalayan niya ang mga ibang tao patungo sa kanilang pangarap. Kahit siya ay isang kilala na tao sa mundo ng sining, ang kanyang paa ay nanatili pa rin sa baba at hindi nagyayabang. Ang ilan sa mga kanyang gawa ay patungkol sa Filipinismo at iba naman ay mga relihiyosong obra. Ilan sa kanyang gawa ay ang koleksyon sa Malolos Katedral, repositoryo ng Santa Isabel at ang Paraisong Parisukat. Ang Paraisong Parisukat ay isang mixed media na ipinapakitang pagiging Pilipino ay marikit. Maganda ito sapagkat nakahanap pa rin tayo ng saya sa kabila ng hirap ng buhay natin. Ilang parangal na kanyang natanggap ay ang Grand Prize sa Letra E Figuras noong taong 1998, naging pinalista sa Philippine Art Award noong 1997, nagkaroon din siya ng Grand Prize sa Protect Global Environment Oil Painting Competition noong taong 1995. At naging pinalista din siya sa Art Association of the Philippines Annual Art Competition noong taong 1997. Ito ay ilan lamang sa mga gantimpalang na natanggap niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal na ito, patuloy pa rin siyang mapagkumbabang tao at nagiging inspirasyon pa rin ito sa mga pintor na nais ipagpatuloy pa rin ang pagmamahal nila sa pagpinta. Si Jose Hoya ay ang pinakaunang naging modern at abstract na pintor dito sa Pilipinas. Ang kanyang estilo ay may papaliwanag bilang spearheaded birth, growth and flowering of abstract expressionism. Kilala rin siya sa mga makukulay na abstract painting na kanyang ginagawa. Bago tayo dumako sa kanyang sining, si Jose Hoya ay pinanganak noong June 3, 1931. Siya ay anak ni Jose Hoya Sr. at Asuncion Tani. Siya ay nagsimula umukit ng larawan noong 11 anyos pa lamang siya. Bata pa lang si Hoya, interesado siya sa mundo ng arkitektura, ngunit nalaman niya na hindi pala siya ganong kagaling patungkol sa math at science. Kaya, noong nag-aaral na siya sa kolehiyo, napakilala siya sa mga gawang larawan ni Fernando Amorsolo na kung saan tumulak sa kanya upang magpursigi bilang isang maging pintor. Siya ay nagtapos sa UP noong 1953 ng Fine Arts. Sa mga bandang late 1950s, nakasama siya sa Philippine Art Gallery kung saan siya ang mga unang pintor na gumamit ng modernong estilo ng pagpipinta. Ilan sa mga parangal na nabigay sa kanya ay ang Republic Cultural Heritage Award noong taong 1961, Patnubay at Sining ng Kalinangan noong taong 1971. Isa pa ay ang Knight of the Arts and Letters na nakuha niya sa Pransya noong 1987, at syempre hindi natin makakalimutan ang National Artist Award noong 2003. 8 taon na ang pagkatapos ng kanyang pagkapanaw. Maliban sa kanyang mga natanggap na gantimpala, hindi ito matatanggap kung wala itong mga ginawa. Ilang halimbawa ng kanyang mga gawa ay ang Quiet Harbor, Persistent Orange, ang kilalang Granadian Arabesque, Mother and Child, Sans Titre, Carnival, at Sierra Madre. Ito ay ilan lamang sa mga popular na gawang modern art ni Jose Hoya. Hindi dapat natin siya kakalimutan sapagkat kung hindi sa talento niya, hindi natin kaagad madidiskubre o magagamit ang modernisadong pagpipinta at mapapahalagaan ito.
Si Felipe Cadid Victor o mas kilala sa tawag na Philip Victor ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas nang may double major sa advertising at painting. Isa sa mga pintor na nalimbag ang pangalan sa Philippine art history na nagsilbing malaking karangalan at papuri para sa isang pintor. Kaya naman, sinikap niyang makapangibang bansa upang isulong ang likhang sining ng Pilipinas. Nakilala si Felipe Victor mula sa kanyang paggamit ng estilong may sangkap na inobasyon at katangi-tangi. Hindi nga maikakaila na isa si Felipe Victor sa mga pintor na nagkaroon ng malaking impluensya sa larangan ng sining dito sa Pilipinas. Napuhaw niya ang atensyon ng mga tao sa kanyang dalawang obra na pinamagatang Parik-Parik at Kalikasan sa Batanes, na naibenta lamang sa halagang $1,547 sa Makati. Katumbas ito ng 80,000 pesos para lamang sa isang sining na gawa ni Felipe Victor. Talagang ang kahanga-hanga ang mga likhang sining ni Felipe Victor dahil nagsimula siya sa apat na hakbang bago siya makarating dito. Una ay ang experimental na kalaunan naman ay naging mixed media at installation art na nagbibigyan niya importansya at halaga dahil sobrang kakaiba at katangi-tangi ng kanyang mga gawa. Kaya naman talagang tumatatak at pumupukaw ng atensyon ang kanyang mga gawa na naging inspirasyon siya sa mga susunod na henerasyon na nangangarap na maging pintor. Nagsisilbi itong inspirasyon at motibasyon upang ipagmalaki ng lahat ang mga likhang sining ng mga Pinoy. Bago tayo pumasok sa kasaysayan ng paglililok ni Guillermo Tolentino, balikan muna natin ang kanyang buhay bago siya magsimula rito. Si Guillermo Estrella Tolentino ay ipinanganak noong July 24, 1890 sa Bulacan. Siya ay pang-apat na anak sa pitong magkakapatid ng kanilang pamilya. Bago siya mag-interesado sa sining ng paglililok, siya ay may gusto sa paggamit ng gitara na namana niya sa kanyang ama. Ngunit, kalaunan, ang batang Tolentino ay nagpakita ng magandang talento sa paglililok. Nagsimula siya sa paglililok ng mga kabayo at aso gamit ang isang clay sa kanilang bahay. Nang tumagal, siya ay nag-aral sa University of the Philippines ng Fine Arts upang mahasa at ipagpatuloy pa niya ang galing niya sa paglililok. Sa panahong ito, dito na nagsimula mamulaklak at musbong at naging kilala ang talento niya sa sining na ito. Noong taong 1911, siya ay umukit ng isang larawan ng mga prominenteng Pilipino na nagpo-pose sa isang portrait. Kasama doon sa litrato na iyon ay ang mga iba't ibang bayani, revolusyonaryo at iba pang mga kasama sa politika. Ang larawan na ito ay nailimbag sa isang magazine na tinatawag na Liwayway kung saan ipinangalanan nilang ito bilang Grupo de Filipinos Ilustres. Dumako naman tayo sa taong 1933. Dito naman nabuo ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Ginawa niya ito upang magbigay respeto sa isang revolusyonaryo na si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng mga kapwa Pilipino laban sa mga Espanyol. Noong 1935, si Rafael Palma, ang presidente ng UP, ay naataasan sa monumento ng kanilang paralan. Kaya si Guillermo Tolentino ang gumawa at naglilok ng oblation statue sa UP. Alam niyo ba, kasabay niya ito na ginagawa ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ang oblation statue ay iniligay sa Padre Faura Quadrangle ng UP Manila noong 1935. Ngunit kalaunan, nilipat din ito sa UP Diliman noong taong 1949. Hanggang ngayon, ang statwa ay nagmimistulang simbolo ng isang pangkalayaang pang-akademiko ng mga estudyante. Ito ay ilan lamang sa mga obra maestra ni Guillermo Tolentino. Siya rin ay nakatanggap ng mga gantimpala dahil sa kanyang galing sa paglililok. Una,
siya ay nakakuha ng UNESCO Cultural Award in Sculpture noong 1959. Sumunod, patnubay ng Sining at Kalinangan Award ang kanyang natanggap noong 1963. Noong 1967, nakatanggap siya ng Republic Cultural Heritage Award. Sa taong 1970, siya ay nakatanggap ng Presidential Medal of Merit. Sa 1972, nakatanggap din siya ng Diwa ng Lahi Award. At sa 1973, nabansagan siyang bilang National Artist of the Philippines for Visual Arts and Sculpture. Ngunit, pagkatapos ng 3 taon ng pagtanggap niya bilang National Artist, noong July 12, 1976, siya ay pumanong na. Kahit sa kanyang pagpanaw, hindi pa rin natin siya makakalimutan sapagkat ang kanyang talento at galing ay nagmimistulang inspirasyon pa rin sa mga Pilipinong may talento sa paglililok. Ito ay nagsisilbing gabay sa kanila upang may pagmalaki ang mga gawa ng mga talentadong Pinoy sa sining na ito. Sana naman sa inyong panamanood ay may kasaysayan ng Bulacan. May natutunan kayo isang aral o inspirasyon upang magalap niyo sa pang-araw-araw. Sa muli, paalam!